Oktubre na naman, buwan na naman ng bar exams. Sa loob ng 4 na linggo ay bubunuin ng mga bar candidates ang isa sa pinakamahirap na pagsusulit sa buong Pilipinas. Pero, hindi porke sa Maynila ginagawa ang bar examinations. Puro taga Maynila lang ang nandun. Meron din galing ng Visayas at galing ng Mindanao. Paskin, tumating. 5:30 pa. Ha? 5:30? Grabe. Anong oras kayong umalis sa probinsya ninyo? Sabi nila, ang dakila daw ng adhikain ng mga abogado. To speak for those who cannot speak for themselves. To fight for those who cannot fight for themselves. Pero bago nilang magawa yan, kailangan muna nilang pagdaanan ito. Before they can speak for others, they must speak for themselves first. Before they can fight for others, first, they must win their own battle. Maraming mga bar candidates ang gusto mag-isa lang sila, yung walang istorbo. Pero kung ako ang tatanungin nyo, no one should be in this journey alone. Yan ang nakikita mo sa bar operations. Yung mga taong naniniwala, mga taong nagdadasal, yung mga taong gustong makapasa yung kanilang kaibigan o kamag-anak o kamag-aral. Pero higit pa sa moral support, ha? Marami pa silang ginagawa. May nagre-research, nagbibigay ng tips, nagbibigay ng hapunan, nagbibigay ng tanghalian, nagbibigay ng merienda, nagbibigay ng gamot sa sari-saring sakit, sakit ng ulo, lagnat, LBM, at may nagbibigay pa ng energy drink. Kung wala kang balak mag-abogado at nakapasa sa bar yung binabar ops mo, at least may lawyer ka na pag nagkaroon ka ng asunto. Pero kung law student ka at may balak kang mag-bar next year or in the near future, don't you wish na may magbabar ops din para sa'yo?